Nagkatigom karon ang mga branch manager sa Cebu People's Multi-Purpose Cooperative para sa basic mediation training diri sa Talavera House of Prayer, Kiyot, Cebu City. Atong saksihan ang maong kalihokan. The reason why we need to have this training is, of course, number one, in compliance with the basic mandate which is contemplated in your bylaws. You better read or review Article 10 of your bylaws. Settlement of dispute must be settled through conciliation or mediation mechanism. Ang mandated it is in accordance with Article 137 of Republic Act 9520 and in accordance with the EDR Law of 2004, katong Republic Act 9285. So the purpose of this training is, of course, to develop professional institutional mediators to help the cooperative settle its dispute. So kining activity para ni sa atong organization, no? As an individual staff sa cooperative, if this will be helpful para sa individual nga pagtubo sa usa ka staff, then in relation sa atong operation. Ang kani magamit ni siya sa conflict management, kung ako usa ka staff, so pag-handle na ako sa mga membro, ug labi na diri sa pakigbalik na to sa ato ang mga membro, no, nga somehow magiyahan na to sila nga mabalik diri sa ato ang pagamembro in relation sa ilang mga obligation. Ako kinig ipikto, no, sa ato ang credit operation, ilabi na sa ato ang situation ron sa ato ang cooperative, daghan kita og mga challenge, no, taas ang ato ang mga delinquency. Okay, so kibawa mo kita na kini ato ang service, credit services nagipahulam sa ato mga member is kwarta magid sa mga katawan, kwarta magid sa mga membros kooperatiba. So that's why nangita sad og pamaagi ang ato ang mga top management na makolekta nato sila, no. So makolekta sila in a good way na dili nato iritso og pile og kaso nato sa korte. Napakahalaga yan sa COOP kasi yung mediation na yan ay tinitignan natin na hindi makaalis o hindi aalis ng ating mga miyembro ng dahil lang sa delinquency ng kanilang mga utang. At hindi lang yan ang kailangan sa mediation, eh. Kasi meron din kinakailangan natin na yung mga magagaling ng mga miyembro sa ating kooperatiba ay kinakailangan din nilang imbitahan for mediation. Yung mediation naman kasi hindi lang conflict yan, eh. Parang pag-uusap din kung paano pa yan maprotektahan ang kanilang mga aari-arian sa ating kooperatiba. Importante kayo niya itong ibuhat yun ng basic mediation training for the managers, especially we are taking care of the relationship, no, with the members na nagkakaproblema sa kanilang mga obligations sa atin. Kasi hindi lahat naman ng tao, especially may crisis. So with mediation program, mapaintindi natin how to handle, no, members na nagka-problema na hindi sila mapahiya, hindi sila ma-embarrass because of their situation. Instead, they can feel the support of the co-op during the crisis period na naranasan nila in their family. Pinaka-objective dito is para matrain yung mga frontliners natin, lalo-lalo na yung mga managers na leadership. So timely ngayon dahil dumaan tayo ng matinding crisis for the last 2 years. And then, alam naman, it's so obvious na meron talaga tayo mga members na problema sa accounts, hindi makapagbayad, ito. So, kailangan natin yun ng magandang pakikiusap, no? Kumbaga, sa may quote dyan na gano'n man yung kahirap, basta magandang pag-uusap, yan ay pagkuha natin, no? So, for me, it's so timely na nagkaroon tayo ng training dahil we need this training talaga for our members to build up more relation, to deepen our relationship.